to you. Pinigive up ko pati pagbabanda ko. Lord, change my life. Yung pumunta po ako dito, ilang buwan ko na kung hindi na kakausap yung mga anak ko noon. And I was really torn apart. Ang payat ko noon nung pumunta ako dito, I still remember. As, dahil nga kasi naipaghiwalay yung ex-wife ko, tapos nagkaroon siya ng anak, and then pinikinuha pa niya yung mga anak ko, gusto niya yung mga, yung pera sa kanya ko ipadala, and so hindi ako pumayag, and then yun nangyari, hiniwalay niya yung mga anak ko. And so yun yung prayer ko, Lord, sabi ko, ginibab ko na, bakit? Kaya hindi pa rin maayos yung buhay ko, sabi ko gano'n. So, by that time, yung faith ko talaga mababa, nag-question pa ako. So sabi ko, tatlo yung hinihingi ko kay Lord. First is, sabi ko, Lord, gusto ko makasama yung mga anak ko, gusto ko makita yung mga anak ko. Second, Lord, wala po akong natapos. I don't know what my future is. Hindi ko alam kung hanggang saan lang ako kayang magtrabaho. And third is, I want to have a complete family. So, as time goes by, unti-unting sinagot ng Panginoon dito sa TOP. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa buhay na binigay ng mga kapatid ko dito, lahat mga kapamilya ko. Sa panalangin, sa mga kasama ko na nanalangin. Unti-unting inayos ni Lord yun. And I'm so happy. Bigla ko na lang nakausap na yung mga anak ko. Tapos ngayon, praise God, nandun na sila sa parents ko. Doon na sila. Madalas na sila nandun. Madalang na nga silang pumunta sa ano. Sabi ko, punta naman kayo sa mama nyo. Baka mas lalong hindi na kayo papunta ito. Ganun ang ano ko. Ito pa. Born again na yung ex-wife ko. We are friends. We may never be together again. Alam niyo, tinatanong ako ng mga ibang friends, kung paano pag wala siyang anak? Ito, sasabihin ko sa inyo, pag kayo nagkaroon ng ganitong sitwasyon sa akin at buhay pa ang mga asawa niyo, balikan niyo sila. Dahil ang kagustuhan ng Panginoon ay magkasama kayo. Kaya niyong mahalin ang isang tao pag ang mamahalin niyo ang Panginoong Hesukristo. Hindi nyo po kayang magmahal ng tao without Christ. Dahil kung ang tao lang ang mamahalin nyo, mag-fail kayo. Second, sabi ko, Lord, wala akong natapos. Alam nyo anong pinigay niya sa akin? Pinigay niya si Kuya Irvin. Sa bawat leadership, SOE, isinali ako ni Kuya Irvin. Sabi ko, alam niyo yung nag-graduate ako sa SOE? Grabe, first time ko nakakuha ng parang diploma. Alam niyo yun, yung feeling ko, naku, Lord, mas higit pa to sa hinihingi ko. Kahit hindi ito yung diploma na nakukuha sa mga natin, yung mga four-year course natin. Iba eh, iba yung feeling. Yung pinigay sa akin ni Lord na education for eternity. Third is, I wanted to have a complete family. I was looking forward, masyadong malayo yung tinitingnan ko, ang kinahanap kong pamilya, yung may asawa, may anak. Yung pala, nandito na pala kayo. May pamilya na pala ako. So sa lahat ng mga nasaktan ko, kung naging masyado akong strong sa pagturo sa inyo, I am sorry. And I do hope na maintindihan niyo pagmamahal ko sa inyong lahat. Yung walang kapaguran na mag-BS tayo, that is not my strength. It is the strength of the Lord Jesus Christ only. So I pray to all of you na i-continue yun kahit na wala ako. That yung sinasabi yung legacy na iniwan ko, that's not mine. It's the legacy of the Lord. Ginawa lang niya akong stamp pad para mag-stamp dito. Kaya
hindi ito goodbye eh. Nandun ako, nandito ako parate na online lang ako. We will still see each other. Maybe in the Philippines, maybe somewhere else. But for sure, I know, we will see each other in heaven. Amen. Diba? Amen. Amen. So I just wanna give all my thanks to you. Binigyan niyo ako ng relo. Ito yung nabuong quotation sa utak ko. God gave us time. 24 hours of one day. Okay? Ang bilis tumakbo nun. Bakit? God gave us time for us to chase God. That time is very short. May seem very short, but it's very enough to know Him in just one day. So huwag niyo pong sayangin. I love you all. Yun lang po. Wala na akong masabi.